Hi, what's up mga kapadyak at timugat? Ano ito, magkakaroon tayo ng isang review ng isa sa mga gamit na kailangan natin pagdating sa bikepacking at backpacking or mountaineering. Ngayon ay samahan nyo ako hanggang sa dulo ng video na ito para malaman ninyo kung ano ba itong importanteng gamit na ito na sinasabi ko at kung magkano ito at kung paano magiging komportable ang inyong pagbabikepacking at backpacking or mountaineering. Tara, samahan nyo ako! Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Jeff at welcome sa Green Scott and Me Cycling Outdoor and Adventure. Dalang pagtulong sa mga kapwa nating kapadyak at kabike to work at mga kasama natin na mahilig sa mountain biking at mga kasama natin na outdoor enthusiast gaya ng bikepacker at backpackers at mountaineer ang ating passion. At dito pag-uusapan natin ang iba't ibang topic na related sa bikepacking, backpacking at mountain biking sa pinakasimpleng pamamaraan. At dito ay magkakaroon din tayo ng unboxing at review ng mga importanteng gamit at mga gamit na kailangan natin sa mountain biking, bikepacking at backpacking. At ngayong araw na to, Team Ugat, pag-uusapan naman natin yung isang gamit na dati hindi natin ginagamit o dinadala pagdating sa bikepacking at backpacking o mountaineering. Ito yung unan. At natatandaan ko nung way back 1998, ang nagdadala lang sa amin ng unan at kumot ay yung mga medyo magulang ng konti. Kasi malalaki yung mga backpack namin dati. At kapag maluwag pa yung backpack, malalagyan pa ng gamit yan na kailangan sa grupo. Kaya yung iba na medyo magulang, nagdadala ng unan at kumot, parang mapuno yung kanyang backpack kasi medyo bulky itong mga to. At pagdating sa unan ay hindi kami makapagdala ng unan. Ang ginagawa namin yung stop sack ay nilalagyan namin ng mga gamit. Ang ginagawa namin, kunyari ito yung stop sack, nalagyan namin ito ng gamit sa loob, like damit, yung mga jacket na hindi naman magagamit kung hindi masyadong malamig, at yung iba pang gamit na medyo malambot. Yun yung nilalagay namin sa stop sack. Tapos yun yung ginagawa naming unan. At hindi ganun kaganda yung experience mo sa ganun, sa mga ganung unan. At in reality, kapag magdala ka ng unan dati, masyadong bulky ito at mabigat. At kapag nabasa pa, mas mabigat pa to. At sa paglipas ng panahon, nakakatuwa rin kasi tumataas yung ating technology at nakaagawa na ng mga paraan paano makakapagdala ngayon sa bundok ng mga gamit na hindi mo madadala dati na magiging komportable ka dahil ito yung mabigat. Ngayon ang pag-uusapan natin ngayon, ito yung unan. Actually, hindi talaga ako nagdadala ng unan dati. Ngayon ko lang to naisipan bumili ng ganito. Kasi, depende naman yan kung ano bang dahilan mo sa pag-akyat mo ng bundok o sa pag-bikepacking mo. Ito ba ipupush mo yung limit mo to the extreme para malaman mo kung gaano kalakas yung sarili mo o nandoon ka para mag-relax at to be with nature. Ako medyo more on paano mag-relax at maging komportable. At kung yun yung dahilan mo sa pag-akit ng bundok o sa bikepacking, sa pagka-camping, dapat magdadala ka ng mga gamit na magiging komportable ka. At isa sa pinakamahalaga yung gagamitin mo sa pagtulog. Dahil kung hindi ka makatulog ng maayos, kinabukasan, kung ito'y bikepacking o kahit na sa backpacking, mountaineering, magta-travel ka pa uli. At kung hindi ka makatulog na maayos, medyo mahihirapan ka sa pag-travel mo. Lalo na sa bikepacking kasi magbabike ka pa rin hanggang pauwi sa inyo. Kaya, ito yung unang naisip ko na para maging komportable, kailangan kong bumili ng unan na lightweight at compact. Mas magaan, mas komportable ka at mas maganda yung pagta-travel mo at yung gagawing mong bikepacking
at backpacking. At ito yung nakita natin na isa sa pinakamagaan at isa sa pinaka-compact na unan sa market ngayon. Although may mga iba pa, pero pagdating sa price range at saka sa pagiging compact niya at sa weight niya, ito yung medyo nasa gitna. Hindi ganun kamahal, pero komportable ka at napakagaan. Ito yung Sea-to Summit Aeros Pillow. Ito yung premium regular kasi marami pa rin silang klase ng pillow. Ang regular price nito ay 1,690. Pero nabili natin to sa Rocks, sa Shopee ng halagang 1,050 something, basta ganyan na less, more than 1,000, pero hindi pa umabot ng 1,100. Tinanong ko nga sa seller kung original ba yon. Ang sabi original kasi nagkaroon sila kasi ng sale, kaya binabaan nila yung mga presyo nila. Even sa backpack, ang laki ng binaba nila pagdating sa nung sale nila. Yung mga backpack nila sa Osprey, ang laki ng binaba nila. Ito ay inflatable pillow. Imagine this is 79 grams. Mas mabigat pa yung chichirya na dinadala mo kaysa dito. Kaya nga sabi ko nga, lightweight to eh. At kasi laki lang ng baso, diba? Ibig sabihin, kung mag-bikepacking ka, kaya mo talaga itong dalhin. Magaan na, compact pa. At ito ay dalawa yung system niya ng bulb. Yung unang bulb niya, para sa pag-inflate mo, lalagay mo ng hangin, pag nag-iip ka dito sa unang bulb, hindi lalabas yung hangin dito. Puro papasok lang to. Kahit nakabukas, hindi siya sumisingaw. At good thing about this ay 5 hanggang 6 na ihip lang dito, okay na. Sinubukan ko to kasi hindi talaga ako sanay mag-una ng mga ganito, yung air pillow na sinasabi nila. Kasi medyo matigas sa akin to. Kaya ang ginagawa ko ay hindi ko pinapahanginan ng gusto, para medyo malambot siya ng konti. At malambot din tong tela, yung tela niya, kaya hindi ka madudulas. Malambot siya, pero hindi madulas. Kaya mag-stay ng ulo mo dito. Ito yung kagandahan dito. Sa halagang 1,014 yata o 1,020, okay na okay na to. Pag di-deplete mo, tatanggalin mo lang tong pangalawa. Tapos siguraduhin mo walang hangin. Tapos itupi mo ulit sa gitna. Tapos i-rollyo mo lang. Make sure na walang hangin kasi hindi mo ito matutupi ng gusto pag may hangin pa. Sa mga iba kasi na ultralight backpacker tsaka bikepacker, every grams count. Kaya binibilang nila yon. Meron silang base weight
na kailangan na dala-dala. Pag hindi ka yayamanin dati, eh, magtiyaga ka sa mabigat at bulky. Yan. At ngayon, kaya mo nang bumili ng lightweight at compact na gamit na hindi na ganun kabigat sa bulsa. Diba? Ganyan lang po siya kaliit. Kaya kung sasabihin ng iba, bakit magdadala ka pa ng unan, dagdag lang naman yan sa bigat. And this is just 79 grams. At ganyan lang kaliit. I think mas okay na nadalhin mo to kaysa magdala ka ng ibang bagay na hindi mo magagamit. At least na pagtulog mo ay magagamit mo to. At magiging komportable ka sa pagtulog mo. Mura lang to dahil sa sale. Pero kung hindi naka-sale to, medyo mahal to. At hanggang ngayon ay sale pa rin naman to sa Rocks. Tingnan nyo sa Shopee or sa Lazada or sa kanilang store. Meron pa rin sila. Makakabili kayo nito ng mura. Habang sale pa sila. Kasi pag hindi na to sale, medyo mahal na to ng konti. Diyan po muna nagtatapos yung ating simpleng review ng actual this initial review ng ating Sea to Summit Aeros Pillow. Nasubukan ko na to. Ito yung magaan, compact at komportable ka. Kung meron kayong mga katanungan, huwag kayong mahihiyang mag-comment sa ating comment section at mag-comment at magbigay rin ninyong suggestion at inyong experience sa paggamit ng mga unan, na kasi marami pang brand ng unan at compact din at lightweight. Paki-comment sa ating comment section para makita natin, kaya din natin magkaroon ng review ng mga yon. At paki-comment din yung inyong experience sa paggamit ng mga ito para malaman natin kung gaano ba talaga kaganda to. Kasi as of now, nagamit ko pa lang dito sa bahay, hindi ko pa nagamit to outdoor. At lagi natin tatandaan na sa pagbabike, walang pangit na bike, pangit na ugali meron. At muli, ako nga pa pala uli si Jeff. Maraming salamat sa patuloy na pag-support at panonood ng Green Scott and Me Cycling Outdoor and Adventure. Keep safe at mabuhay kayo lahat.